straight kayo ng buhok. Pero bakit kayo nandito? Sino ang dala sa inyo? Ako may gawa ng lahat na yan. Kumusta? Nagustuhan mo? Chairman Miguel ka? Kumilulubot ko. Nawala na ang ina na nakapaka dito. Nag-aalala ako. Ang mga batang ito, baka sa sobrang langgot nila, masiraan sila ng loob. Kawawa naman, sa ganun. Paano sila ako makatulog? Opo, naiintindihan ko. Pero hindi niyo pwedeng basta dali ng mga bata pag gusto niyo. Dapat magpaalam kayo. Hmm? Carla, Carlo, tara. Teka, ang mahal ng bayan dito, tapos al... pwede ko ba payagan yung mga batang maglaro pa ng konti? Sino ba? Nag-enjoy kayo, hindi ba? Hmm? Sino nila, oh? Tara. Mas naiisip natin ang mga nawalang mahal sa buhay natin. Paolo, ano kung hindi muna tayo mag-honeymoon? Puntahan muna natin si Papa. Baka lalo siyang malungkot pag mag-isa lang siya. Mas magandang samahan natin siya. Ayaw mong mag-honeymoon? Hindi sa ganoon, pero pwedeng sa ibang pagkakataon yun. Ngayon, kumain tayo ng masarap nila Papa at matulog tayo sa bahay ng kapatid mo. Okay lang po yun, hindi ba? Ngayong gabi lang kami doon tapos sa bahay na. Paolo? Tayo na? Sawan? Oh, Jeremy, ano ginagawa mo rito? Tinawagan ko siya. Sige na, mag-paint na ulit kayo. Matagal ko lang inoobserba si Sawal at may mga pagsubok akong ginawa para ma... kung hindi maganda pakinggan yung pagsubok, sana intindihin yung hindi ko pwedeng basta ibigay lang ako sa kung kanin yung babae lang. Ikaw, pasado. O sige, magbalikan na kayo. Kayo na ulit. Bilang ama, tinatanggap na kitang nalugan ko. Sawal, ayos na. Jeremy, si Sawal, sige na. Sabi ko, wag na. Hindi nila kayo tumuloy sa honeymoon niyo. Paano naman po kami makakaalis ng alam namin mag-isa lang kayo?
Papa, sobrang ganda ng bahay na to. Paolo, imbis na sa bahay tayo, dito na lang kaya tayo, para may kasama naman si Papa mo. Masyado itong malaki, para mag-isa si Papa. Gusto mong tumira rito para gawin ang mga gawain bahay. Hindi na, salamat na lang. Sa tingin ko po, hindi niyo po papagawa sa akin yun. Tama po ba ako? Ano ka ba? Magpapakabuti kami. Ah, sana po, ituloy mo si Jessa na anak niyo. Anong ginagawa mo? Ikaw talaga. Papa, pwede ba akong pumasok? Sa ganda po nito, sa sabog utak ko, sa designs na maiisip ko. Ang lahat. Ano kung magagawa mo?
naman yung ibaba para sa iyo. Bahala ka na kung gagamitin mo. Jeremy! Sayang pa ako ng oras para iset up ang lahat. Wala na ibang parami. Kundi ang gawin ko yun. Ayan! Buti naman nandito ka na. Saan ka ba nang galing? Pwede bang mag-usap tayo? Daisy, totoo ba yan? Ano? May totoo at may peking alahas ka? Sabi mo, bumili ka ng peke para di mawala ang totoo. Tapos malalaman namin, peke lang pala ang lahat ng yan. Ang lakas naman talaga ng loob ng loko, inampianan mo. Wala ka man lang galang sa akin. Lumakas ang loob niya kasi lagi niya nalang siyang pinagbibigyan, Mama. Alam niyo kasi, ang totoo, si Daisy ang magnanakaw, hindi mo ako. Ako naman ang may-ari niyan. Kaya ano naman ngayon kung peke yan o totoo? Kung peke ang alahas ko, anong epekto nun sa inyo? Wala naman, hindi ba? Ano yun? Hoy! Ulitin mo nga yung sinabi mo! Alam namin may tinatago kang anak! Kaya, dapat alam mo na kung mag-issue dito! Ang hirap mong pakisamahan, lalo na ngayon na lumalaki na yung ulo mo! Ang hilig mo pa rin palang pakialaman ang gamit ng iba. Diyan na nagbago. Ayoko nang pag-usapan ito. Kaya pinaba ka na din sa kwarto mo. Please! Madalo ka sa loob mo, ha? Hindi lang kita sinumbong kay Miguel kasi natatakot akong baka may mapatay siya kapag nalaman niya. Kaya bago ko gawin yun, mas mabuti pag umalis ka na dito sa bahay. Isa pa, sumasobra ka na talaga, ha? Kaya umalis ka na at gawin mo ang gusto mo. Diyos ko po, kung iisipin ko mga nangyari, hindi ko alam kung ano bang meron sa'yo at nagawa akong magtiis na tumira dito kasama ka. Pag uwi ni Miguel dito sa bahay mamaya, huwag ka nang lalapit sa kanya. Maliwanag ba yon? Sa ating dalawa, mas may karapatan naman ako maging binan ng prosecutor. Yes, sir! Tama ba narinig ko? Binan ng prosecutor? Ay, kayong dalawa, hindi kasama. Miguel naman! Honey! Hindi ba pitilan mo nga ako? Hoy, Miguel! Ano po yun? Mag-usap tayo dun sa kwarto ko! Ay, Miguel, alam mo na ba yung tungkol kay Daisy? Ha? Yung batang kamamatay lang ngayon? Kamamatay? Sino? Kilala mo kung sino yon? Niyaya ko na siya dito sa bahay dati. Tanda mo ba yung kumakain ng beef? Tapos nung nakita mo, kinaladkad mo siya palabas ng bahay natin? Ah, ang baliw na yun. Ang balita ko kay Secretary Cho. Okay na ang lahat tungkol doon. Kaya huwag na kayong mag-alala. Teka, si Daisy at yung babae. Hindi mo alam? Wala kang alam? Si Daisy, ang baliw na yun. Bakit po? Teka, magkakilala sila? Ha? Ay, paano ko naman malalaman ang tungkol doon? Di siguro. Mukha nga wala siyang alam. Munti ko pang masabi kung anong alam ko. Mama, pinapunta niyo ba ako para lang sabihin ang bagay na yun? Hindi. Gusto ko lang malaman kung may balita ba kay President Sheen. May nalaman ka ba? Sinabihan mo si Prosecutor Chu na mag-imbestiga doon. Sabi ko, hanapin yung sinasabi nilang chairman siya na matanda na. Teka, sandali na, sir. Pasensya na, kotse ko yan, ha? Patingin na lang na ID niya, sir. Bibigyan niyo ko ng ticket niya para sa ID. Ito. Pinaghahanap niyo ako. Teka lang. Nelson yun nga. Pwede mo pakichurch man lang yung phone ko. Hindi ka makakaalis dyan hanggang matapos ang investigasyon. Iniimbestigahan yung mawawalang kotse na aksidente.
Ano klaseng batas ang meron kayo, ha? Kaya ang sabi ko, magbigay ka ng alibay nung araw na yon para mapalaya ka. Sinabi ko na nga sa'yo. Kasama ko si Kelly nun. Nagpunta kami sa simbahan, ha? Kung ganun, papuntahin mo rito ang Kelly na yon. Mababaliw na ako. Malalaman ni Kelly ang lahat kapag nagpunta siya dito. Hindi ba yun? Tama. Si Jessa. Manon! Tawagan mo to! Si Jessa, oh! Nakita kami nung araw na yun. Oo nga pala! Team leader siya sa Chongbi Palace Construction, okay? Hello? Hello, Miss Jessa, oh? Oo, oh, si Jessa, oh nga ito. Walang galang na. Pulis po ito. Ha? Pulis ito? May mga itatanong lang ako tungkol sa aksidente ni Miss Isali. Isali? Opo, ganun nga. Bakit po? May itatanong lang po sana kami sa inyo. Wala akong alam kahit ano. Iniimbisigahan namin si Nelson Im. Sabi niya, nakita raw kayo nung araw ng insidente. Totoo bang hindi si Nelson Im ang nagmaneho ng kotse? May alam ka ba? Sinabi niyo, nakita niya ako nung araw na yun? Opo, ganun nga. Pasensya na po. Pero hindi kami nakita nung araw na yun. Sigurado ba kayo? Oo, sigurado po. Ang taong yun, nagsisinumanong siya. Hindi ko akala ay malungkot rin pala na kinasal na ang anak natin. Siguro nalulungkot ka rin na nag-asawa na si Jessa. Akala ko ba, miyembro lang ng pamilya ang imbitado sa kasal. Kaya naman, sabihin mo ko anong ginagawa ni Daisy doon. Si Daisy? Pumunta siya doon sa kasal? Pero hindi ko siya nakita. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako na nandun siya? Hindi ko alam kung bakit lagi na lang panggulo si Daisy sa buhay natin. Ayoko ng ganito, Roman! Baka naman gusto lang na i-congratulate sila. Magkaibigan kayo at kilala rin niya si Jessa. Pero bukod pa dun, siya rin ang babaeng nagsilang ng anak mo, hindi ba? Sinaktan mo ang puso ko sa ginawa mo. Tapos para sa inyo, parang wala lang. Bakit ba ako parang lumalabas na masama ngayon? Sweetheart, kailangan ba talaga mag-away tayo sa masayang araw na to? Gusto kong magkaayos na tayo. Kung totoo yan, dapat makita ko sa kilos mo. Bitiwan mo na ang Chongbi Palace. Ayoko magkaroon pa kayo ng ugnayan ni Daisy. Ha? Bitiwan ang Chongbi Palace? Paano mo nasasabi yan? Dahil marami naman ang gusto makakuha ng Chongbi Palace. Maraming ibang tao dyan na pwedeng humawak ng bukod sa'yo. Sweetheart, alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang Chongbi Palace. Ipinamana sa akin yun ang teacher ko. Kaya naman, dapat makuha ko yun kahit anong mangyari. Alam ko, pero ayoko. Kahit mahalaga yun sa'yo, mas pipiliin mo pa rin ba yun kaysa sa pamilya mo? Hindi mo ba talaga kayang bitawan yun kahit sinabi ko na sa'yo na ayoko nun? Ano ba talaga ako para sa'yo, Roman? Christelle, hindi mo ba talaga ako maintindihan? Hindi na kita kayang intindihin pa. Mamili ka. Ako ba? O ang Chongbi Palace? Christelle, nasabi ko na ang gusto kong sabihin sa'yo. Mamili ka kung anong mas mahalaga. Umalis ka na. May trabaho pa ako. Hindi pa nagtatagal mula na mamatay si Isa. Tapos mag-aasawa na siya agad. Sisiraan ko ang lahat nang hindi matulong kasal mo. Nako, kayo ang mama ni Prosecutor Jun, hindi ba? Nice to meet you. Ako pala ang papa ni Kelly Gang. Ako si Chairman Miguel Gang. Chip! Nice to meet you, Mama. Kumusta? Ako ang
Mama ni Paolo Jo. Nice to meet you. Mama, ang ganda niyo naman po. Ang elegante niyo po. Para kayong yung babae sa 50 million won. Kumukha niyo, mama, may shock buha. Ano ba sinasabi mo dyan? Mas mabuti ka tumahimik ka na lang. Nung nakaraan, napansin ko pong mahilig si Prosecutor Jo sa dried fish. Kaya okay lang ba kung itong handa ko? Kumakain kami ng kahit ano. Hindi kami mapili sa pagkain. Akala ko ganun siya kasi prosecutor siya. Pero mukhang namanan niya yon sa mama niya. Mama, yung coat niyo mukhang galing sa shop namin. Tama ba? Binili ko yung pinakamahal na coat niyo. Gamit ang perang bigay ng anak ko. Teka, kung shop niyo yun? Oo, shop namin yon. Ang anak ko, ang brand designer at director. Naiintindihan ko naman prosecutor ang anak ninyo at wala yung pinalaman sa fashion design. Pero bala kong ibigay na ngayon sa anak ko ang fashion company. Ano? Fashion company? Grabe. Sobrang yaman talaga nang nakuha niya. Kung titignan ko siya malaulo hanggang paa, halata naman mag-ibangon din. Kaya palaki nalimutan niya agad si Lisa. Sandali. Parang wala ang asawa ninyo. Siguro, busy siya sa business. Asawa ko? Yun, walang yan. Ilang taon na nang huli kong nakausap yun. Ewan ko kung nasan siya. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Ano? Sabi ko na nga ba, kakaiba eh. Mukhang bihira na makita sila prosecutor dito ang mama niya. Oo ba? Pero kumikita siya na palaki. Sigurado na bibigay siya sa mama niya. Bakit wala pa rin si Prosecutor Jo? Nakapatay yung phone niya. Malamang nag-iimbestiga siya. Hintayin na lang natin siyang dumating. Di ba rin, nandito naman na si Mama eh. Mama, alam niyo na po ba na-engage na kami ngayon ng anak niyo? Ano? Engage? Ang extra ko, hindi ko alam engage na pala sila. Pero, maganda nga ang napili niya. Ay, naawa ako kay Lisa. Pero gagawin ko ito para sa anak ko. Okay, eto. Kain lang kayo, ah. Saan naman po kayo galing, tita? Ngayon ko lang po nakita yung damit niyo, ah. Basta. Arasang inuuli ng ibon, kaya sumasakit ang ulo ko. Halos blanco na ang utak ko. Dito rin ako nakakain ng maayos. Kain na po kayo. Huh? Ano naman yan? Dried fish ang ulam ng Thai court. Kaya paano ka nakabili yan? Saan ka nakakuha ng pera? Galing po sa ref yan. Hindi pa ba kayo ang bumili, tita? Pagbukas ko ng ref, ang daming pagkain. Punong-punong po ng seafood. Hindi ako, no. Wala tayong pera pabili yan kasi napupunta sa pagbayad ng utang. Huh? Ang weird naman. Sino bumili nito? Hindi kaya binili ito na tito para sa atin? Imposible. Busy yan sa kasal niya. Bago ako mamatay, gusto ko makakain ng ribeye steak. Ako pa mismo ang bumili niya sa Kaupan. Mamahalin kita hanggang sa kamatayan ko. Huwag ka malulong ko. Jeremy ka. Jeremy! Parang hindi mo sabihin mo mamatay ka. Saul! Saul!
Sawon? Ewan ko lang ba? Puto naman. Jeremy, buhay ka pa, diba? Thank you.
Bakit nang sabi yung isa dyang mamamatay na siya? Para lang papuntahin ako rito? Uy, teka. Ano ba sinasabi mo dyan? Ikaw kaya dyan ang nagpapunta sa akin dito kasi sabi mo magpapakamatay ka. Ano? Ako? Pero, paano na sina Carla at Carlo? May binabayaran pa akong utang. Hindi ako magpapakamatay. Kilala mo ako pero hindi mo yun alam. Kung ganun, sino kaya ang nag-set up sa atin? Pero bakit naman? Anong dahilan? Ewan ko. Ang mas mabuti pa, madulog na lang tayong dalawa. Sa ngayon, magkaibigan lang tayo. Good night. Marami pa akong gagawin bukas. Akala mo ikaw lang ang busy? Sawan, ba't di ka dumating na? Paano naman kasi ako magkakaroon ng panahon para magmahal? Kailangan ko magtrabaho ng mabuti para mabuhay. Hinintay kita. Back 12 hours. Wala akong ibang iniisip kundi ikaw lang. Kasi may nangyari lang sa bahay. Dapat tinawagan mo na lang ako. Iniisip mo bang wala akong pakialam sa nangyari? Lagi ka na lang nakatikip kay Isa. Mas gusto mo pa ba siya kaysa sa akin? Tulog ka na ba? Sawal. Ano ba naman yan? Sawal. Sinabi mo yun agad sa akin. Bakit lagi mo nalang sinasarili ang lahat? Hindi ko nalang sabi sa'yo. Hindi ko man lang alam. Ang sama ko. Sawa. Sorry talaga.